Service yung first form of attack, draw and burn. So ang tanong sa lahat ng receivers ng PVL, kanina nyo iniiwas yung pag-serve nyo kasi for sure, when they receive it, it's automatic a good receive. Joe, ikaw muna. Ate Den. Si Den, bakit? Because sure. It's Ate Den. Kahit anong gawin, kahit anong bigay mo sa kanya, makukuha niya yun. So, parang sayang yung effort ko pag binigay ko kay Ate Den yung bola ko. Siyempre, what makes Ate Den special? Kasi, you know, everyone knows what she can do. Other than her being the Iron Eagle. Oh, but yeah, when you talk about the Iron Eagle, that's exactly what you expected. But what makes her special in terms of receiving serves? I think, I don't know. Because I've known her since college. Mm-hmm. So, in college pa lang, nakita ko na kung paano siya mag-training ng receive and defense din. Parang sobrang dali for her na mag-receive. No? Parang kami, full effort na. Tapos siya, relax lang siya. Pag binigay sa kanya yung bola, kuhanin niya lang. Walang effort talaga, as in. Grabe, napaka-effortless. And you know, we see that every time on the court. Bern, ikaw naman, who do you want to avoid kapag service yung pinag-uusapan? Si Arado. Catarado, syempre, the best libero. We had her the last time. And like, you know, you look at Kat and you think that, you know, she's someone to watch out for talaga. But what makes her special naman in comparison siguro to Den? Parang sobrang easy lang ng kilos ni Arado kapag mag-receive siya ng bola. Parang alam niya na kung saan pupunta yung bola. They're trying to make things look effortless. I love how they're talking about like muscle memory. Kasi pagdating doon, parang lahat sila kinakabahan, they're putting out their effort. Pagdating sa mga players na to, parang isang hininga lang kaya nila gawin lahat, no? Of course. And you know what? From service, let's move on to the most formidable monster blocker. And when you talk about the blockers in the league, who comes into your mind first? And let's see whether or not that goes with what they're going to say later. Well, I love how Rhea played her season. It was amazing to see talaga. And also, yun nga, Joe, Bern, I wanted to ask you, after service diretso agad tayo sa paluan, and syempre may mga blockers na talagang mahirap palusutan yung bola kasi lagi nilang nache-check or lagi nilang napapayungan. What do you think? Who are the players na tinitingnan niyo when it comes to this? Bern, ikaw muna. Ako po sa Santa Lucia, si Ate Del Palomata po. Yeah. Bad kasi sa sobrang niya, sa sobrang haba ng mga galamay niya, payong na payong po siya mag-block. Tapos kahit wala na sa pwesto yung Spiker, nagbo-block pa rin siya. Kaya parang pagpapalo ka, nandun agad siya. Parang nandun agad yung kamay niya. Ikaw naman, Jo. Siguro for me, si Jaja. Because she's Jaja. Laki niya. It's Jaja. Oh, yan yung explanation mo din kanina eh. But then, it's just skill. It's not just the height, di ba? Yeah. Tama yan? Yeah. Can you very talk? Nababasa niya talaga eh. Siyempre, advantage yung malaki siya, mahaba yung kamay niya. Pero, from her experience din siguro, sobrang iba talaga yung naging blocking niya ngayon. Mm-hmm. You know, you combine the height with the experience and all of that. Yeah. Siyempre, it's going to, she's definitely going to be one of the answers that we're expecting. See, Del, for me personally, been a pleasure to watch as well as Bern mentioned kanina. But now we move on to the dynamic digging libero. Ay, ano yan? Ay, yung dynamic digging libero. Alam mo kasi dahil magagaling na sila mga spikers, nakakahanap sila ng paraan para lusutan yung mga blockers pa. Pero syempre talagang nakaabang yung mga libero doon. So sino naman sa mga libero natin ang pinaka nakahagigil kasi laging pinuputo lang yung mga palo nyo? Okay, nawala yata si Bern muna. So Joe, ikaw muna. One is Kat Arado. As we mentioned, tama. What makes her special? Parang hindi mo siya, parang siyang ninja rin sa loob eh. Parang hindi mo nakikita na nandun na siya pala. Parang if, as a spiker, di ba, syempre, you would look at the defense pattern.
parang pag nakita mo, oh, dadaling ko dito, wala dito yung libero. Tapos pag napalo mo, biglang nandun na siya. So parang, nakakainis. Well, Bern, now that we have you back here, sino pick mo? Ate Denden po. Of course, the Denden and Kat are always going to be up in that list. But what makes Den special for you na siya yung napili mo? Ano po? So, parang alam na ni Ate Denden kung saan pupunta yung ano, yung palo ng spider. Ang bilis po ng IQ niya. Tapos kahit saan pumunta yung bola, nandun pa rin siya. Ganun po. Parang siya Superman. You know what I love? The fact that we mentioned both si Kat and then si Denden twice in this segment kasi napaka-effortless yung ginagawa nila. Well, it seems effortless to us. Pero Joe, I think you can agree since you mentioned that term kanina that ibang klase talaga yung ginagawa nila on the court. Tama? Of course. Kasi sila din yung, I think, very crucial yung position nila yeah. sa back row talaga.